Pag-usapan po natin ang trans fat. Ang trans fat ay isang partially hydrogenated oil na ginagamit na sangkap sa mga pagkain. Ang mantika pong ito ay hindi kaagad napapanis at nakakadagdag sa sarap ng pagkain, kaya malimit itong ginagamit. So saan matatagpuan ang trans fat? Sa mga baked products tulad ng cakes or cookies, sa mga dinideep fry na pagkain tulad ng donuts, fried chicken, french fries, yun pong non-dairy creamer at margarine, sa mga chips like corn chips, tortilla chips, potato chips. So yun pong mga yon ay may trans fat. So kailangan basahin po natin sana ang nutrition label para malaman kung may trans fat yung kinakain natin at umiwas na kumain ng madalas sa mga pagkain na nabanggit ko po. Bakit nakakasama ang trans fat? Yung trans fat po kasi nakakababa ng HDL or good cholesterol at nakakataas naman ng LDL or bad cholesterol. Kung mataas po yung LDL or bad cholesterol, bumabara po ito sa ating ugat. At pag bumara sa ugat sa puso, nagiging heart attack. At kung bumara sa ugat sa pusa, utak, ay nagiging stroke naman. Paborito ko rin po yung french fries, pero marami nga po itong trans fat. Kayo po, ano po ba ang mga paborito niyong pagkain na may trans fat? Huwag po nating dalasan ang pagkain ito. Tingnan po natin ang cholesterol o lipid profile. Kung tayo ay may diabetes, ang HDL po ay dapat 45 mg per deciliter and above. Yung total cholesterol naman po kung may diabetes, dapat mas mababa sa 200 mg per deciliter. Kung tayo ay may diabetes, dapat po mababa ang LDL cholesterol, dapat less than 100 mg per deciliter. So sabi nga po ng isang guru namin dito sa UP, ang puso ng taong may diabetes ay parang puso ng taong walang diabetes pero nagka-heart attack na. Kaya importante po na mababa ang ating bad cholesterol. Meron din po tayong triglycerides, yun po yung ika-apat na test sa cholesterol profile. Kaya nga tumataas ang triglycerides pag maraming matamis na nakakain, kung naninigarilyo, kung overweight or mataba, kung hindi nag-exercise, at kung hindi po controlled ang ating diabetes. So generally po, ang may diabetes, kailangan magpagawa ng cholesterol profile isang beses sa isang taon. Mas madalas kung meron pong kailangang i-monitor ang doktor. Nakakasira ba ng atay ang pag-inom ng gamot sa cholesterol? Mga statins tulad ng simvastatin, atorvastatin, pravastatin, at rosuvastatin. Huwag po tayong matakot sa mga gamot na ito dahil kailangan po natin ng gamot pampababa ng cholesterol para makaiwas sa heart attack at stroke. Ayon sa mga studies, isa in 1 million ang chance na magkaroon ng pagkasira ng atay ng dahil sa statin. At yung 1 in 1 million, yun din po yung chance na masira ang atay kahit na hindi tayo umiinom ng statin. Pero kung minsan po, kung umiinom ng statin, pwede pong tumaas yung liver enzyme na tinatawag na ALT o SGPT. 3% lang po yung chance na mangyari ito. Pero ang ginagawa po kasi ng doktor bago pa magsimula ng gamot na ito ay nagpapacheck na po ng ALT o SGPT. At pagkatapos nyong mag-start uminom ng gamot, after ilang linggo or months, iti-check ulit ng doktor yung ALT o SGPT para ma-monitor po at malaman kaagad kung sakali ngang tumaas. Kung tumaas man po yung ALT o SGPT, bumababa rin po ito kalaunan. Pwede pong bawasan ng dose yung gamot ninyo or pwedeng palitan ng ibang gamot ng inyong doktor. Pag-usapan po natin ang metabolic syndrome. Pag sinabi po kasing syndrome, may mga sakit o kondisyon na nagkakasama-sama sa iisang tao. Halimbawa po, sa metabolic syndrome, pwede po kasing ang tao na may mataas na blood sugar ay mataas din ang triglyceride,
mababa ang HDL or yung good cholesterol, mataas ang blood pressure, at siya ay overweight or obese o sobra ang timbang. So yung pong limang yon, yun po yung mga components ng metabolic syndrome. So sa isang pag-aaral po dito sa Pilipinas, sa isang pribadong ospital kung saan tiningnan nila yung mga pasyente sa isang wellness clinic, napag-alaman na marami dun sa mga taong yon, kahit na normal ang kanilang timbang, ay may mga components ng metabolic syndrome. So sa pag-aaral na yon, sinabi na kung normal ang timbang, 10% pa rin sa mga taong yon mataas ang kanilang triglycerides. Ang triglycerides po ay part ng cholesterol profile kung magpapakuha po kayo ng dugo. At kahit normal nga ang kanilang timbang, 10% din doon, mababa ang kanilang good cholesterol or yung HDL. At 13% dun sa mga taong normal ang timbang, pwedeng mataas ang kanilang asukal sa dugo at mataas din ang kanilang blood pressure. So dapat po huwag tayong kumpante dahil normal ang ating timbang. Kailangan pa rin po tayong magpatingin ng mga bagay na ito. Ngayon, nung tiningnan naman nila yung mga pasyente na overweight po o obese o sobra yung timbang, mas mataas po yung mga porsyento. So nakita nila na halos 60% mataas ang triglyceride, mga 54% mababa ang good cholesterol or yung HDL cholesterol, 57%, so more than half po mataas ang kanilang asukal sa dugo, at 53%, more than half ulit, mataas ang kanilang blood pressure or meron silang alta presyon. Kaya dapat po magpatingin tayo kahit na po normal ang timbang, at lalo na kung sobra po ang timbang dahil mas nakikita po ang metabolic syndrome sa ganito.